pinagbabagang balita. Butega sa Valenzuela City, nasusunog. Pag-apula pahirapan dahil sa mga nakaimbak na kemikal. Alamin ang sitwasyon doon, live! Halos 4 na milyong pisong halaga ng droga na itinago sa mga pakete ng tsaa. Nasamsam sa Pampanga. Exclusive! Rayot ng mga kabataan sa Caloocan. Nauwi sa Habulan at batuhan ng Molotov bomb. Pinuno at 3 pang opisyal ng Socorro Bayanihan Services kulong sa Senado. Anukalang pambansang budget sa 2024, lusot na sa Kamara. Pero hirit na confidential funds, wala pang desisyon. At a very good girl, kumita na mahigit 10 milyong piso sa unang araw sa takilya. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa Valenzuela City kung saan isang bodega ang kasalukuyang nasusunog. Itinas na rin sa Task Force Bravo ang sunog dahil pahirapan ang pag-apulan ng sunog. Live mula Valenzuela, nagpapatrol si Jack Batalyones. Jack, ano ang laman ng bodega at bakit nahihirapan ang mga pamatay sunog? Well, kabayan, ang laman ng bodega ayon sa BFP ay mga flammable chemicals at materials. Ibig sabihin, kabayan, mabilis magliyab ang mga nakaimbak doon kaya nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Bandang alas 12 nga ng tanghali, kabayan, exactly 12:30 nang magsimula ang sunog dito sa may bagbagin, Valenzuela, at agad inakyat sa ika-4 na alarma, kabayan, ang sunog bago pa mag-alauna ng hapon. Actually, kabayan, malayo pa lang, no? Tanaw mo na yung makapal at maitim na usok dyan sa may bandang Mindanao Avenue at NLEX dahil nga dun sa mga chemicals na nasusunog dun sa warehouse. At pagdating mo dito, kabayan, sa area na ito ay talagang nagdilim yung kalangitan. Pasado alas 2 ng hapon, itinaas sa Task Force Bravo ang sunog. Ibig sabihin, kabayan, na sa 28 fire trucks ang rumisponde na dito. Karamihan, kabayan, ay galing sa mga kalapit na syudad dito sa may Camanava area. Pasado alas 3 ng hapon, kabayan, bumuhos ang malakas na ulan dito sa area at umaasa nga yung mga bumbero. Sana na makakatulong ito sa pag-apula ng apoy, pero hindi. Hanggang sa ngayon ay naiiwan pa rin sa Task Force Bravo ang sunog dito. Wala namang, kabayan, na itala na nasawi or nasaktan dito sa insidente ng sunog dahil nangyari ito during break time ng mga empleyado doon sa loob ng warehouse. Pero kabayan, ang mga residente sa paligid na itong warehouse ay nag-evacuate na kanina ang bandang hapon dahil bukod sa nagiba yung firewall, ang sinasabi nila ay hindi nila, kumbaga, masyado nang makapal yung usok na kanilang nalalanghap. At iba nga sa kanila ay wala ng gamit na naisalba kanina. Wala po kundi ang aming alaga. Yung mga anak ko safe naman po. Tsaka yung... importante po yung buhay. Kita namin may apoy na kaagad eh. Nung bumagsak yung pader, saka umano yung apoy. Malakas talaga kanina. Ayaw na magpapasok eh. Okay, kabayan, no, ayon sa Valenzuela, yes, kabayan, ayon sa Valenzuela LGU, nasa 503 individuals na ang nagsagawa kasi sila dito ng preemptive evacuation at 503 individuals na ang nagsistay ngayon dyan sa mga barangay hall na kalapit dito sa lugar. Pero kung makita mo nga dito sa situation ngayon dito, kabayan, medyo malaki na ang iniluwag kanina dito sa ating kinatatayuan. Putong-puno ito ng fire trucks, pero sa may banda ron, ay nandun pa rin yung pinakasentro ng mga fire trucks. At, pero sa ngayon, sa huling update, ay nasa Task Force Bravo pa rin ang sunog na ito ayon sa BFP. Kabayan.
Jack, ano nga ang nasusunog at anong oras nagsimula? Yes. Kabayan, yung nasusunog dito ay warehouse, no? Nakuha na natin actually yung pangalan ng warehouse na ito, pero dahil hindi pa natin nakukuha yung side na may-ari ng warehouse ay hindi natin pwede sabihin ang pangalan. Pero ang naka-imbak dito, kabayan, ay mga flammable chemicals. Yung sinasabi na panlinis ng mga makina, mga ganyan. So, oil-based yung mga iba dito na naka-imbak sa warehouse na ito. Yan. So, talagang highly combustible o madaling magliyab yung mga materials na naka-imbak doon. At nagsimula ang sunog, kabayan, around 12:30, kung hindi ako nagkakamali doon sa aking notes. Pero wala pang alauna ng hapon, kabayan. Malalaman, makikita mo kung gaano talaga kabilis kumalat yung apoy. Bago pa mag-alauna ng hapon, kabayan, inakyat na sa ika-apat na alarma. Wala pa bang nababanggit, Jack, kung paano nagsimula ang apoy sa naturang bodega? Well, kabayan, bago tayo umere, pumunta tayo doon sa command center, pero talagang ayaw muna magbigay ng BFP ng details. Ang sabi nga nila ay mamaya na daw sila magpapa-interview once na ma-under control man lang ang sunog na ito, or talagang totally maapulan nila yung apoy. Pero sa itsura nga na nito at based to sa experience natin sa pagko-cover ng mga sunog na ganito, pag ganitong mga flammable materials, medyo matatagal talaga bago tuluyang maapula. Maraming salamat si Jack Bataliones. Sa ibang balita naman, arestado ang mag-inang Singaporean galing Doha at Qatar matapos mahulihan ng 14 kilo ng hinihinalang cocaine na nakasilid sa mga lata ng imported na biskwit at chichirya. Depensa ng nanay na suspek, inabot lang sa kanya ng isang kakilala ang mga umano'y pasalubong. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Hinarang ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang mag-inang Singaporean na ito matapos makitaan ng kahina-hinalang imahe ang kanilang hand carry at check-in baggage sa NAIA Terminal 3 kaninang madaling araw. Nang buksan ang mga dalang maleta, tumambad sa kanila ang hinihinalang cocaine na nakasilid sa mga lata ng imported cookies at chips. Yung concealment niya was really made po to make it appear na duty-free siya. And siguro na inisip nila na hindi ito i-examinin, considering that it was packed as goodies that was bought sa duty-free. Aabot sa 14 kilo ang hinihinalang cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng higit 76 na milyong piso. Sa investigasyon, napag-alaman ng mga otoridad na nagpabalik-balik sa Dubai at Doha, Qatar ang mga sospek bago nagtungo sa Pilipinas. Ayon sa task group, ang dalawang bansang ito ay tinuturing nilang red flag countries na nagpapasok umano ng mga ilegal na droga sa bansa. This is being used po as a transit area, no, ng galing po sa mga iba-ibang bansa, at dyan po yan magko-converge, considering the fact that they are Singaporean national, no. Why is it that instead of going back to Singapore, no, coming from Dubai and Doha, nagpunta sila rito. Depensa ng nanay na suspect, sinama niya lang ang anak para mamili ng mga damit sa Dubai. At pagdating ng Doha, inabot sa kanya ng isang kakilala ang mga sinasabing pasalubong, pero hindi niya alam na naglalaman ito ng ilegal na droga. I bring her because I alone, then I bring her lah. I accompany me, but she don't know anything. When I take the things, I don't know that is. My mom really said that she doesn't know anything. She doesn't know what does it contain. So that's it. Thank you so much. Makikipag-ugnayan ng task group sa Bureau of Immigration habang inaalam kung saan sana dadalhin ng mga sospek ang mga nakumpiskang droga. Sasampahan ng mga ito na reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Kulong sa Senado ang leader at tatlong iba pang opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ito'y matapos silang mabigong kumbinsihin ang mga senador na ordinaryong non-government organization o NGO ang kanilang grupo. Detalyado rin ang salaysay ng mga testigo, partikular ang pahayag ng mga batang babae na pilit umanong pinakasal at pinasiping sa mga lalaking hindi nila kilala. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres.
Hearing none, the four aforesighted personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Kulong sa Senado ang pinuno ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si J. Renz Quilario, ang negosyanteng si Karen Sanico, dating DepEd School Superintendent Pamerto Galanida, at Janet Ahok na ayon sa mga dating miyembro ng SBSI ay mga adviser ni Quilario. Hindi kumbinsido ang mga senador sa mga pagtanggi ng apat sa mga paratang laban sa kanila. Gaya ng salaysay ni alias Jane, napilit umano siyang pinakasal ni Quilario sa edad na 14 at hinataw ng paddle matapos siyang tumanggi makipagtalik sa hindi kilalang mister. Si Senyor Aguila ang magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Kung hindi sila susunod, mayroon silang paddle, may ruleta, restricted. Sila alias Coco at Renz na paiyak pa habang ikinaikwento ang buhay nila bilang batang sundalo at miyembro ng Soldiers of God ni Quilario. Sa marag pareha sundalo na training. Parang para sundalo na training, Your Honor. Ano naman ang pagkakilala mo kay J. Renz Quilario, kay Senyor Aguila? Siya po na ang Ginoo. Sinabi niya sa siyang Panginoon. Bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela na karibisik 12 yung edad, di pag-ibubusuhan. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Maring itinanggi ni Quilario ang mga kwento ng mga bata. Hindi yan totoo, sir. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan, sabi naman ng ibang dating miyembro ng Soldiers of God, obligado silang sipingad ang mga batang ipinakakasal sa kanila. May parusa ang hindi sumunod. Dinutusan niya po si Janet na kumuha po ng tabletas po yung gamot may pinainom sa akin. Di ko matukoy kung anong gamot yun, pero kulay. Sino Janet? Janet Ahok po. Ahok, sige. Tapos, yun po, ininom ko naman yung gamot, pero nung kagabihan po, yung pagkatapos kong inumin, wala pa siya masyado epekto. Nung umuwi na ako po, is doon na nag-iba yung reaksyon ng katawan ko. Tapos di ko na alam ko nung parang lutang po talaga ako. Tapos nung kagabihan po is gusto ko pong maggalawin yung babae. Yun po talaga yung utos ni senior na gahasain ko daw yung babae. Na nga si Sanaho, yung si Sananga, naaba kay tambal initi. Unja, dito sir, dakoy tabletas. Ikinasal din umano sa isang 12-anyos na batang babae ang anak ni Janet Ahok. May child marriage ba sa kapihan? Hindi po nangyari. Walang child marriage sa Madam Senator kasi po kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain. Kwento naman na iba pang kumalas na sa SBSI, 40% ng pinagbentahan ng kanilang bahay ang hiningin donasyon ni Quilario bago makapasok sa sitio kapihan. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod doon sa kapihan ay pupunta kami sa impyerno. Ang SBSI gustong paharapin sa komite ang dala nilang 2 bata na magsasabi umano na maayos ang buhay nila sa sitio kapihan. Pero sabi ni Senator Francis Tolentino, dapat tingnan muna sila ng DSWD. Sinabi naman ng Commission on Human Rights na base sa kanilang initial na investigasyon, may mga paglabag sa karapatang pantao ang SBSI. We found out initially, based on the interviews with the children, there was forced marriage. There was also a denial because we are looking into the human rights dimension of this case. There was a violation of the right to education, access to education, and likewise, there's a violation on the freedom of movement of these people.
Samantala, dinala naman sa clinic ng Senado si Mamerto Galanida matapos sumama ang pakiramdam kinahapunan. Nakatagdang ituloy ng Senado ang pagdinig nito sa Socorro, Surigao del Norte sa susunod na linggo. Sherian Torres, ABS-CBN News. Suportado ng mga dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ang mga tumestigo sa imbestigasyon sa Senado. Pero giit naman ng mga kasalukuyang miyembro ng grupo, nagsisinungaling ang mga tumestigo sa pagdinig. Live mula sa Socorro, nagpapatrol si Nico Bawa. Nico, ano ang reaksyon ng mga taga-SPSI sa pagkakaditine ng kanilang pinuno? May balak ba silang mag-organize ulit ng rally gaya noong linggo? Bernadette, bagamat nalulungkot sila sa nangyari, ayon sa kanila, wala silang balak para manggulo o magprotesta. Nagpadala ng dagdag puwersa ang PNP kaninang umaga sa Socorro. Hiling ito ng kanilang mayor dahil sa pangambang magprotesta sa bayan ang mga miyembro ng SBSI dahil sa investigasyon sa Senado. Halos lahat ng mga residente nakatutok sa pagdinig. Kasama na rito ang dating miyembro ng SBSI na si Alias Jenny. Sabi niya, totoo ang sinasabi ng mga testigo. Isa na rito ang pagbabawal ng pag-aaral sa bundok na siya umanong dahilan ng pag-alis niya sa grupo. Sa noon pa, pang akyat namin sa bundok, ang sinabi nila ni Jerens, hindi na magpa-aaral, wala nang panahon, magugunaw na ang mundo kasi bawal na maglabas ang lahat. Baka maabutan tayo ng lindol. Pero nangangamba siya para sa kanya mga kapatid at pamangkin na miyembro pa rin ng grupo. Bukod sa banta ng puwersang pagpapakasal, kulang umano ang pagkain sa bundok. Hindi naman sila makapayagan na maglabas-pasok. Sobrang tabaho, sobrang init ang naramdaman nila. Sabi sa kapatid ko na lalaki, may panahon na walang ulam kasi binagbabawalan sila paglabas sa bayan. Sa community center ng SBSI, nakaset up ang kanilang LED screen para mapanood ng mga miyembro ang hearing. Ayon sa miyembrong si Ninita Helsano, sinungaling ang mga anak niyang naging testigo. Pakinggan mo yung ina. Maawa naman kayo. Mahirapan ako kasi lahat dito sa kapihan, ang mga mata niya lahat pupunta sa akin. Mahirap. Nalungkot ang grupo sa pagkaditine ng Senado sa leader nilang si Jerens Quilario o Senyor Aguila. Wala kaming magagawa sa ngayon, pero hindi kami mawawala ng pag-asa. Sana makikita namin, lalo na sa kasalukuyan ngayon, yung investigasyon para kaming kulang o kinakapos ng oras para mag-explain ng aming side. Ayon sa grupo, wala silang balak na magprotesta sa bayan dahil sa naging takbo ng pagdinig. Walang balak kaming manggulo, hindi naman turo namin ng manggulo. Bakit si Senyor Aguila ay para namin isang leader na nasa kaniyang lahat? Mabuti. Oh, tinuturo nila kung ano ang magandang asal. Ano, yun ang ginagawa nila sa amin. But in return, ang ginagawa nila sa baba ay masasama si Senyor Aguila. Giit pa rin ang grupo, gawa-gawa lang ang mga alegasyon. Bernadette, umaapela pa rin ang grupo na sana daw ay umakyat sa bundok ang mga senador para raw makita ang kanilang bayanihan doon. Bernadette? Maraming salamat sa iyo, Nico Bawa. Gretchen, ano ang good news sa pelikulang A Very Good Girl? Ate B, kabog sa takili ang pelikulang A Very Good Girl na Catherine Bernardo at Dolly De Leon. Ayon sa Star Cinema, sa unang araw pa lang nito sa mga sinehan, kumita agad ito ng mahigit 10 milyong piso. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking pelikula ngayong taon na umabot na sa mahigit 32,000 ang naibentang tickets. Palabas ito sa lampas 250 theaters sa bansa at mapapanood din sa international cinemas. Kasama rito ang US, Canada, New Zealand, Australia, Guam at Saipan. Gayon din sa Middle East, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Cambodia at Nigeria.
At sa pagbabalik ng TV Patrol, pagbuhos ng ulan sa Metro Manila, nagdulot na naman ng baha at traffic. At shipment mula Thailand, shabu ang laman, droga sinilid sa mga pakete ng tsaa. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Iniurong sa Martes ang desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng hirit na pisong provisional increase sa pasahe ng jeep na hindi na lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa na. Nangalampag naman ang isang transport group dahil hanggang ngayon wala pa ring load ang maraming fuel cards na ayuda ng gobyerno. Nagpapatrol Alvin El Chico. Mahigit isang oras ang pagdinig ng LTFRB sa hirit na dagdag pasahe ng ilang jeepney groups. Pero ang ending, walang inisyong pisong provisional increase dahil nagpasyang ilang grupo na imbis na sa Metro Manila lang, gagawing buong bansa na ang hirit na dagdag pasahe. Lalabas po yan, we guarantee you by Tuesday afternoon, meron na po kami siguro nakahandang pinitabang po desisyon dito. Willing to wait naman ang mga transport groups pero umaasang pagbibigyan ng hirit nila sa susunod na hearing sa Martes, October 3. Kung wala pa sa Martes, eh bababa na kami, nila parin boy. Paano bababa? Kakausapin namin ang mga membro sa kalye. Ito ay maganda para sa lahat, buong Pilipinas na yung provisional increase na piso. Lahat makikinabang dito. Ito ay malaking tulong sa aming mga kasapian nationwide po. At sana hopefully na mas mabilis mailabas sa Lunes or Martes. Ayon sa LTFRB, hindi pwedeng basta-basta na lang pagbigyan ng hirit na dagdag pasahe dahil may implikasyon ito sa inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo. We will have to defer at least rely or take guidance from NEDA. Yun lang naman po eh, guidance lang si NEDA, si board pa rin po ang mag-decide kung magkano po yung fare increase na ibibigay namin. Kontra naman ang ilang pasahero sa namumurong dagdag pasahe. Yung mga bilihin po mataas, so mas maganda po sana wag muna po ngayon yung piso. Sana medyo i-ano muna nila, i-antala muna. Medyo i-delay pa. Pero syempre, hindi na rin naman natin maiiwasan yun. As a student po, di naman kami lahat privileged eh. May mga taong iba na tinitipid pa rin yung pera. Ayun yung mga, especially yung mga taong gipit din. Sa unang tatlong araw ng trading sa world market, puro pa rollback sa diesel, gasolina at kerosene pero pwede pang mabago ang presyo lalo na sa diesel. Pero may isa pang problema ang mga tsuper ng jeepney. Marami sa kanila ang hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Marami ang wala talagang fuel card at yung iba naman may fuel cards nga, wala namang load. Si Rani, walang nakuhang card kaya sa pool sa serye ng dagdag presyo sa diesel. Dapat po, isa-isahin na lang po yung driver, kunin na lang po yung mga pangalan. Doon na lang nila ibibigay po sa driver at malaking tulong po yun. Ang isa naman, gaya ng pasang Mazda, sangkater ba ang card pero mas marami ang walang load. Anong gagawin niyo sa amin? Magtitiis ang driver? Hihintayin nyo tumirik ang mga mata ng mga anak ng driver bago nyo kumibigyan ng subsidy na yan? Sabihin nyo kung meron o wala, paano di kami nagmumukhang tanga? Paliwanag ng LTFRB, may ilang libong cards na kailangang ipavalidate ulit sa land bank dahil matagal nang hindi nagamit. Nasa lagpas 74,000 loaded cards na ang naibigay na aabot ng halos kalahating bilyong piso. Pero ang ayuda para sa mga tricycle at delivery riders, hindi pa rin nasisimulan dahil wala pang isinusumiting listahan ang DILG, DTI at DICT ng mga benepisyaryo. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Kinasuhan na ng double murder at frustrated murder ang pulis na suspect sa Pumaril sa tatlong katao sa Malabong kahapon. At tinitingnan nga ng mga pulis kung may kaugnayan sa illegal na droga ang motibo sa naturang krimen. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Po
Positibong itinuro ng biktimang si Baby Pameka Tadjamon ang lalaking nakaitim na bumaril umano sa kanya sa Barangay Acacia, Malabon City nitong Miyerkules ng madaling araw. Kinilala ng NCRPO ang suspect na si Patrolman Senjo Del Rosario na naka-assign sa Station Drug Enforcement Unit ng Malabon City Police. Sugatan si Baby pero dead on the spot si Leonardo Retiro. Namatay naman kalaunan sa ospital ang may-ari ng bahay na si Alexis Gutierrez. Kahapon naaresto si Del Rosario matapos siyang makilala ng mga kabaro dahil sa kuha ng CCTV. Lumalabas naman sa imbestigasyon ng NCRPO na may isa pang kasama ang pulis bago ang pamamaril. Pinaghahanap na sa ngayon para kuhana ng testimonya. Sa cross-matching sa ballistic test, tumutugma ang mga bala at baso na na-recover sa crime scene sa service firearm ni Del Rosario. The evidence that which shows that siyang nakabaril because of the issued firearm was identified with the slugs and the empty shells that was recovered on persons who died and at the same time his testimony. Umamin din umano si Del Rosario sa hepe nito sa SDEU nang arestuhin at sinabi na anti-illegal drug operation umano ang nangyari. Confide siya doon, it was he was involved in that shooting incident. The chief of police including the drug enforcement unit of the Malabon have no knowledge, so meaning the subject personnel acted on his own. Okay. And so we could say that this is somehow or drug related incident. Lumalabas din sa imbestigasyon na peke ang baril na na-recover mula umano sa isa sa mga biktima at hindi shabu ang nasa isang sachet na nakuha sa crime scene. Para bigyang daan ng imbestigasyon, nirelieve na sa pwesto ang hepe ng Malabon na si Police Colonel J. Baybayan at hepe ng Station Drug Enforcement Unit na si Police Lieutenant Jonas Gato. Ayon naman sa Northern Police District, dati nang may kaso ng robbery snatching ang biktimang si Gutierrez at nahuli na kaugnay na illegal na droga si Retiro. Definitely magkakakilala sila, pero so far as it is concerned, walang documentation na yan ay tunay na asset ng ating SDEU. Ganun din naman, wala din naman ding patunay na mayroong pre-ops na yan ay isang drug operation. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag si Patrolman Del Rosario, pero tumanggi siyang magpa-unlock. Naharap sa kasong double murder at frustrated murder si Del Rosario. Bukod pa sa posibleng kakaharaping kasong administratibo. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Pinatigil ng BIR ang operasyon ng higit 100 tindahan ng kumpanya ng pabango matapos ang surprise inspection kanina dahil hindi umano ito nagbabayad ng excise tax. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Pinasok ng mga operatiba at mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue ang isang bodega sa Sampaloc, Maynila kanina. Dito, nakaimbak ang daan-daang pabango na handa ng ibenta sa ilang mga mall at online selling sites. Umaandar pa ang conveyor belt na ginagamit umano sa paglalagay ng label sa mga pabango. Nakalista rin sa isang whiteboard ang iba-ibang lugar sa bansa kung saan umano i-deliver ang mga pabango. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., na-discovery nilang kulang ang permit at hindi nagbabayad ng excise tax ang perfume company. Nagre-register as a business, pero dahil ang binibenta nila, ang minamanufacture nila ay excisable products, kailangan nila ng separate na rehistro para dun sa pag-operate nila. Itong kumpanyang ito ay walang rehistro sa amin na walang permit to operate as a manufacturing ng perfumes. Sa revenue regulations, kaugnay sa paniningil ng excise tax, nakasaad na kabilang dito ang mga non-essential goods gaya ng sigarilyo, alak at pabango. Kailangan magbayad ng excise tax sa manufacturer, importer o may-ari ng kumpanya. Kaya sabi ng BIR, malaking halaga na ang hindi nababayaran ang excise tax ng kumpanya sa gobyerno. Mula sa bodega, pinuntahan din ang tindahan nito sa isang mall at kinumpiska ng BIR ang mga panindang pabango. Ang estimate ng BIR ay mahigit 500 milyon ang nawawala sa gobyerno mula nung time na nagsimula silang mag-operate. Humarap sa news team ang umano'y kaanak na may-ari ng Ian Darcy Perfumes na isang dating pulis at dating barangay chairman sa Maynila. Natanggap umano nila mula sa BIR ang mga requirements for compliance na kailangan gawin sa loob ng 7 araw. Wala akong masasabi tungkol sa regarding sa excise tax. The best doon, yung
we will comply as to anong requirements ay hinihingi nila. Pero dahil sa inisyal na paglabag, ang mahigit 100 branches ng E&RC sa buong bansa ay pansamantalang ipahihinto hanggang sa magbayad ng angkop na buwis at sumunod sa iba pang requirement ang tindahan ng pabango. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. At susunod, panukalang 2024 national budget, lusot na sa Kamara. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. 3.8 billion pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa controlled delivery operations ng mga otoridad sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga. Nagpapatrol, Gracie Rutao. 560 na kilong shabu na nakasilid sa mga red at golden tea bags ang nadiskubring na sa loob ng mga kahon na idineklarang agricultural feeds ang nakumpiska ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa isang warehouse sa Barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga. This is a controlled operation, no? Conducted by the BOC, the PDEA, the NBI with the support and help of our NICA. Ayon sa Bureau of Customs, dumating ang shipment sa Subic Port, SBMA, noong September 18, 2023 mula sa Thailand. We passed through China and then direct to Port of Subic. Kinumpirma ng chemist ng NBI na droga ang mga nakuha sa shipment. Ayon naman sa PDEA, ginagamit umano ng mga sindikato ang mga foil at iba pang produkto para maitago ang mga kontrabando. As you can see, mayroon mga foils, chicharon, and dried fish. So the foil is used to camouflage the items in the X-ray ng ating facilities in the port. Ito namang ginagamit na chicharon and dried fish is we will be conducting a study if this ang smell ito ay nakakaapekto sa pagdetect ng drugs ng ating mga canine. Ayon sa NBI Task Force Against Illegal Drugs, natiktikan ng shipment at nalaman din ang pagkakakilanlan ng ilang personalidad na sangkot sa drug scheme sa tulong ng kanilang mga undercover operatives na nakapasok sa minomonitor na drug syndicate. This case started in 2020, since 2020 pa. We've been monitoring this drug syndicate since 2020. So this is a 3-year long operation. Para naman kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, kailangang bantayan ng Subic sa bagong pakikipaglaban ng gobyerno sa illegal na droga. Actually, Subic rin ang aming na-pinpoint na source ng agricultural smuggling. Subic din ang na-pinpoint namin ang source ng maraming smuggling sa bansa. That's why we have to watch over Subic. Definitely, may foreign involvement. It's international syndicate that we are talking about. Ano talaga, very sophisticated na to. It is a world, it's a world menace. Tinatayang 3.8 billion pesos ang halaga ng mga nakumpiskang shabu na siyang pinakamalaking halaga ng droga na nakumpiska ngayong 2023. Patuloy ang follow-up operations ng mga otoridad para managot ang mga nasa likod ng shipment. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Mexico, Pampanga. Lusot na sa House of Representatives ang House Bill 8980 o panukalang 5.768 trillion pesos na 2024 national budget. Pero question pa rin kung mazizero o mababawasan o matatapusan lamang ang confidential funds ng mga civilian agencies ng gobyerno. Pati ang mga tanggapang hawak ni Vice President Sara Duterte para ilipat naman sa mga ahensyang may mandato na tiyakin ang seguridad ng West Philippine Sea. Nagpapatrol, RG Cruz. 296 members voting in the affirmative, 3 in the negative, and 0 abstentions. House Bill number 8980. The 2024 General Appropriations Bill is approved on third and final reading.
Walang binago ang kamara ng aprubahan nito sa third and final reading kagabi ang panukalang 5.768 trilyong pisong 2024 budget. Kaya di pa malinaw kung tuluyang magiging zero o babawasan lang ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa susunod na taon. It still contains the contentious confidential and intelligence funds. So hindi lang natin alam ano kung pagdating sa Senado at i-bike at magkaroon ng bicam, baka ibalik o bawasan. Nothing yet is final, but this is the first step, but definitely 100% there will be a reallocation. It could be a total amount that will be taken out from OVP and DepEd or probably a portion of that amount. Sa ngayon, nakasalalay ang desisyon ng House leaders na i-realign ang pondong paniniktik ng mga civilian agencies pati ang mga hawak ni Vice President Sara Duterte sa mga ahensyang nangangalaga sa West Philippine Sea. Sa isang small committee na inatasan ng plenaryo na mag-aproba sa mga nais nilang baguhin bago i-print ang kopyang padadala ng Kamara sa Senado. Nakagawian na ito sa Kamara para mapadali ang pagpasa ng budget. Hindi pwedeng dagdagan ng Kongreso ang orihinal na budget na sinumite ng Pangulo. Kaya kung may ahensyang kailangan dagdagan, may mababawasan. Haharangin sana ni Kabataan Representative Raul Manuel ang certification ng Palasyo na nagbigay daan para dire-diretsong aprubahan sa second and third reading kagabi ang budget o bago ang mahigit isang buwang break ng Kongreso. Pero pinatayan siya ng mic. The gentleman, hindi pa ako tapos, Madam Speaker. The Honorable Madam Speaker, Manuel is out of order. Majority privilege. Consistent so move, Madam certification Secretary General's directed to read the title of the measure and Speaker, therefore call the roll for nominal voting. Hindi naman pinalampas ng isang kongresista ang naging puna ni Manuel sa nangyari. Pinatayin pa po ako ng mic, Madam Speaker. Nakakabastos naman sa mamamayan. The word bastos is not allowed in this house. Para sa Makabayan Block, hindi ito ang budget na kailangan ng bayan, pero pinaninindigan ng mayorya ang panukalang ipinasa nila. Tiwala ko na hindi lamang makatulong sa ipinasa nating budget para sa mapabuti at sa kalagayan ng mga Pilipino, susi rin ito para magtuloy-tuloy ang ating pagbangon tungo sa mas magandang kinabukasan. Bukod sa budget, pasado na rin sa Kamara ang lahat ng priority bills na pinagkasunduan ng Kongreso at Pangulo sa Legislative Executive Development Advisory Council na ipasa ngayong taon. Ilan sa mga ito kasama rin sa 2023 SONA priorities ng Pangulo. RG Cruz, ABS-CBN News. Kinwestiyon ng ilang mambabatas ang memo ng Department of Education na gawing diktadura na lang ang paksang diktadurang Marcos sa Grade 6 Araling Panlipunan Curriculum. Pero giit ng DepEd, hindi ito tangkang baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Wala namang diktadura kung wala pong diktador. So sino ito ang iginiit ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa debate sa Kamara kahapon sa pagdinig ng panukalang pondo ng Department of Education sa susunod na taon. Kinwestiyon niya ang memo ng DepEd para gawing diktadura na lang ang paksang diktadurang Marcos sa Grade 6 Araling Panlipunan Curriculum sa ilalim ng bagong matatag curriculum. Hindi po ba ito magiging ambag sa state-sponsored disinformation? Dahil po factual naman and internationally recognized ang fact na diktador po si Ferdinand Marcos Sr. Pero giit ng budget sponsor sa Kamara ng ahensya, the reason behind the removal of Marcos in the terminology diktaduryang Marcos to be consistent in the framing of that portion of the new Araling Panlipunan curriculum which is focused on historical themes and concepts and not each presidential term. Any discussion on dictatorship in the Philippines in the 1970s will inevitably point to a discussion on the administration of former President Ferdinand Marcos Sr., Madam Speaker. Pero hindi kumbinsido si Albay 1st District Representative Edsel Lagman, kaya panawagan niya sa DepEd. It is important to call a spade a spade. During that black era, it has been known locally, domestically, and internationally as Marcos dictatorship. Is it not? History would tell us, Mr., that is correct.
Pinarerebisa nilagman sa DepEd ang matatag curriculum na hindi umano sumusunod sa batas na nagmamandatong ituro sa elementary at high school ang buhay at sakripisyo ng mga biktima ng martial law. Pero sabi ng DepEd, nakapaloob na ito sa bagong curriculum. Inungkat din ni Nalagman at Manuel ang hinihinging 150 million pesos na confidential funds ng DepEd para sa susunod na taon na nila ay hindi naman kailangan. In the formulation of education policies, the inputs should be based on academic, scientific, empirical studies. Confidential funds are not necessary. Today, our schools are confronted by several threats on recruitment to terrorist and violent extremist groups, drug trade, sexual abuse, child pornography, as well as organized criminal activities and scams against our learners, teachers, and non-teaching personnel. Confidential funds are necessary in gathering intelligence. Tanong ni Lagman, bukas ba si Education Secretary at Vice President Sara Duterte na ilipat ang confidential funds sa pondo para sa mga lupang tatayuan ng mga bagong eskwelahan? Tugon ni Zamora, susunod ang DepEd sa kung anuman ang pasya ng Kongreso. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Sapol sa CCTV ang riot ng ilang kabataan sa Caloocan City madaling araw ngayong Webes. Ito na ang ikalawang riot sa parehong lugar ngayong Linggo. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino. Pasado launa kanina madaling araw, makikitang nagkukumpulan at tila may inaabangan ang grupo ng mga kabataan ito sa gilid ng kalsada sa Barangay Bagong Silang sa Caloocan City. Maya-maya pa, isa sa kanila ang naghagis ng Molotov bomb at nagliyab ito sa gitna ng kalsada. Sinabayan ito ng pagdami ng mga kabataang nag-aaway na may hawak pang pamalo. Nagkaroon ng habulan at pinagtutumba at kinalat ang mga barriers sa kalsada bago nagsialisan sa lugar. Nagaano sila, iba, nakamotor pa yun, nakabike. Tumakbo doon eh, dahil binabato yung mga nakabike yung motor. Natakbuhan doon, diyan galing sa baba yung mga ng bato. Nagising ako dahil niya umano pa yung bote rito eh. Pagbangon ko, nandun, tatakbuhan na roon. Yung iba, nandun. Ayon sa ilang residente, nitong Martes lang ay may grupo rin ng kabataan na nag-away sa lugar. Tatakbuhan na lang doon, tapos sinisindihan yung bote, tapos hinahagis doon, banda, sa dulo. Noong nakita na yung mga tropang pulis, nagtakbuhan na papunta doon. Kahit umaga na, ay nagkalat pa rin dito sa gilid ng kalsadang ilan sa mga bubog na nanggaling sa mga bote na pinagtatapo ng mga kabataan dito sa lugar kaninang madaling araw. Ngayon, ayon sa mga taga-barangay, malaking problema itong riot sa lugar dahil karamihan sa mga kabataang sangkot dito sa insidente ay hindi naman residente dito sa lugar. Kahit araw nag-iikot kami for monitoring. Usually alam namin yung mga angulo, lugar na dapat mga nag-riot. Kalimitan hindi taga-roon sa kanila. Sa malayong lugar, even sa kabilang barangay, Tala, even sa Kamarin o Bulacan. Mayroon mga tangano balitsis, Balinsuela. At dahil mga minor de edad, hindi pwedeng kasuhan ang mga kadalasang nahuhuli ng mga otoridad na sangkot sa riot. Kaya naman ang Caloocan Police may mga rehabilitation programs para sa mga kabataang mahuhuli nilang sangkot sa gulo. Dapat meron po tayong intervention dyan. Para ma-address natin na itong mga kabataan nito ay hindi na po sila masasangkot. Sa pamamagitan po ng moral and spiritual transformation program na ang magkakandak po dito ay yung mga pastors natin in coordination with the CSWD at saka siyempre po yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga parents. Paalala ng mga otoridad sa publiko, agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na barangay o police station sakaling magkaroon ulit ng riot sa lugar. Liza Aquino, ABS-CBN News. Naniniwala ang Department of Tourism na isolated case ang sinasabing pagnanakaw at pagsubo ng 300 dolyar ng isang screening officer sa NAIA. Tiwala rin ng DOT na hindi maapektuhan ng turismo sa bansa ng kontrobersiya. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, mas marami pa rin ang mga tapat at masisipag na tourism workers sa bansa. Suportado din ng ahensya ang mga hakbang ng Department of Transportation
para mapatawan ng maximum penalty ang inirereklamong screening officer. I would just like to qualify that the single act or other isolated acts is absolutely not representative of our tourism industry and our tourism workers in the country who have worked so hard to ensure that we rise from the challenges of the pandemic and calamities. We are confident that since there are very many reasons to love the Philippines, our tourism industry will continue to flourish despite these isolated incidents. Kapamilya, muling bumuhos ang malakas na ulan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong hapon. Kaya naging matindi rin ang pagsikip ng daloy ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan. At live mula sa EDSA Reliance, nagpapatrol Jeffrey Hernaez. O Jeffrey, may baha ba ngayon dyan? Karen, sa ngayon ay tuluyan na nga humupa ang baha dito sa northbound lane ng EDSA Reliance sa Mandaluyong City. Pero bandang alas 4 kanina, Karen, lagpas bangketa ang baha dito kaya hindi nadaraanan ng mga maliliit na sasakyan. Kaya ang naging diskarte ng mga motorista sa inner lane dumaan kanina para makalusot sa kalsada na nagdulot naman ng matinding traffic sa EDSA. Gayunpaman, bago mag-alas 5, humupa na ang baha at muli nang nadaraanan itong northbound lane ng EDSA Reliance. Bukod dito, nagdulot din ng hanggang bangketang pagbaha ang pag-ulan sa bahagi ng northbound lane ng EDSA Orense. Hindi ito nadaraanan kaninang bandang alas 4, ngunit humupa na rin at passable na sa lahat ng uri ng sasakyan bago mag-alas 5. Samantala, ngayong rush hour, mabigat na ang daloy ng trapiko sa Quezon Avenue, lalo na ang papunta ng Maynila. Tumutukod na rin ang trapiko sa may Balintawak, Quezon City, partikular doon sa lilikuan palabas ng NLEX. Ganito rin ang sitwasyon sa Malibay sa lungsod ng Pasay. Karen, una nang sinabi ng MMDA na basura nga, no? Ito nga dahilan ng mga pagbaha dito sa EDSA. Pero mabilis na umano itong huhupa ngayon dahil nalinis na nila ang ilan sa mga bumarang basura. Sa mga motorista naman, asahan na po ang mabigat na daloy ng trapiko sa pagkabilang linya ng EDSA at sa mga kalsada na papasok at palabas ng EDSA. Karen. Maraming salamat, Jeffrey Hernaez. Kapamilya, mainit po sa malaking bahagi ng Luzon pero uulan naman sa Visayas at Mindanao bukas. Nalusaw na ang low pressure area sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Ang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan sa ngayon. Huli itong namataan, 2,045 kilometers silangan ng Southern Luzon. Posible itong pumasok sa PAR bilang isang bagyo Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga at tatawaging bagyong Jenny. Sa ngayon, hindi ito nakikitang tatama o lalapit sa bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company bukas, sa Mindanao may malakas na ulan sa umaga sa Maguindanao. Halos buong Mindanao na ang uulanin sa tanghali at may malalakas na ulan sa hapon sa Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Bukidnon, Agusan del Sur at Davao del Norte. May ulan pa sa gabi sa ilang lugar. Sa Visayas, may ulan sa tanghali, sa Southern Leyte, Bohol at Southern Negros. Sa hapon ay uulan din sa Samar, Cebu at Panay. May ulan pa sa gabi sa Northern Negros at Bohol. Buong araw aasahan ang ulan sa Northern Palawan at uulan din sa ibang bahagi ng probinsya mula tanghali hanggang oras ng hapunan. Maaraw at mainit pa rin naman sa malaking bahagi ng Luzon umaga hanggang tanghali. Uulan sa Isabela, Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro at ilang bahagi ng Bicol hapon hanggang oras ng hapunan. Halos wala ng ulan, paglalim naman ng gabi. Bagamat mainit sa umaga, aasahan muli ang ulan sa Metro Manila lalo sa pagitan ng alas 3 ng hapon at oras ng uwian. Kaya huwag pong kakalimutan ang inyong payong at kapote. Susunod, grupo ng mga mangingisda na ngakong tutulong sa gobyerno sa pagbabantay sa West Philippine Sea. At Gilas Pilipinas, nakuha ang ikalawang sunod na panalo sa Asian Games. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. We'll be right back.
Handang tumulong ang grupo ng mga mangisda sa gobyerno para idokumento ang mga pangyari sa tuwing pumapalaod sila sa West Philippine Sea. Pero ang kahilingan nila na matiyak ang sapat na gamit at seguridad. Live mula sa Masinloc, Gonzales, nagpapatrol si Jackie Manabat. Jackie, ano ibig sabihin ng sapat na gamit at seguridad? Anong ibig sabihin nila noon? Kabayan, ayon kasi sa mga mangingisda, kaya naman nilang tumulong sa gobyerno sa pamamagitan ng halimbawa, kukuha sila ng litrato o kaya video ng mga nangyayari sa Scarborough Shoal. Dahil madalas naman silang talagang nandun kesa yung mga Philippine Coast Guard o kaya yung BFAR. Pero yun nga yung inaalala nila kung paano naman yung kanilang seguridad. Lalo na dahil pag lumalapit sila sa Scarborough Shoal, ay ayun na at may mga nakabantay na China Coast Guard. Lalo na kapag pumasok sila sa bahura, ay may posibilidad na habulin sila. Yung gamit, ang ibig sabihin nila, ay baka naman mabigyan sila ng mas maayos na cellphone kung sakali nahihingan sila ng litrato o kaya video ng mga nangyayari sa Scarborough Shoal. Kabado pero kinuhanan pa rin ng video ng mangingisdang si June Mark ang humabol sa kanilang China Coast Guard nang pumalaot isang milya mula sa bukana ng bahura ng Scarborough. Nangangamba kasi sila sa posibleng gagawin ng China Coast Guard kapag nakitang kinukuhanan sila ng video. Binibilisan na po ng pag-ano ng papa ko yung takbo po namin para di po kami mabutan. Kasi po, may dadala po kaming isda po nyo. Yun lang po yung kinakatakot ko yun. Kaya po yung pag nabibidyo po ako nyo, nakatago lang po yung cellphone ko lang po yung nakalabas. Kaba at takot rin ang nararamdaman ng maraming mangingisda sa lugar tuwing pumapalaot sa bahura. Dahil dito, minabuti ng grupong Big Kiss ng mangingisda na kausapin ang pamahalaan, partikular na ang PCG at BFAR, para matulungan sila sa panawagang makapaghanap buhay ng ligtas sa West Philippine Sea. Dito na pagkasunduan na formal ng tutulong sa pagkuha ng impormasyon ang mga mangingisda. Parang tutulong sila sa pagmamonitor kung anong nangyayari sa karagatan natin. Totoo. Dahil ang mga mangingisda, nandoon na sila sa West Philippine Sea, sila ang pinakamagandang source ng information kung ano talaga ang nangyayari doon. Pabor naman dito si Jeffrey. Anya, madalas siyang nakalalapit o nakapapasok pa sa bahura kasama ang ibang mangingisda. Kaya sila ang isa sa nilalapitan ng gobyerno para tanungin kung may nakunan bang litrato o video. Pero meron silang hiling. Kung gusto niyo laging may makuha sa amin na video, mamigay naman kayo sa amin kahit na yung cellphone lang. Baka yung ibang mga kasama ko, hindi niya isa sa palar ng mga gamit din nila. Pero bukod sa gamit, mas prioridad umanong hiling ng mga mangingisda ang proteksyon mula sa gobyerno. At dahil pinutol na ng PCG ang harang na inilatag ng China sa Scarborough Shoal, umaasa silang maraming maiuuwi at mas nakadagdag ng lakas ng loob. Mas gusto talaga namin na may makasama kami ng mga kapwa namin Pilipino na tulad ng mga Philippine Coast Guard, ganyan, Navy, BFAR, kasi yun din yung laging binabalita noon na may mga nagpapatrolya. Pero yung kami talaga mismo nakakarating doon, wala naman kami talaga nakikita noon na mga nagpapatrolya. Pangit naman na magsisinungaling kami na wala kami nakikita tapos sasabihin namin na mayroon. About the West Philippine Sea. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, nagpupulong na rin ang legal cluster ng gabinete para pag-usapan ng mga hakbang laban sa China. Bukod sa Permanent Court of Arbitration, kinokonsidera na rin ang paglapit sa International Court of Justice. It's a matter of choosing the complaint to be filed and where to file the complaint. I am more inclined to file it with the PCA because they have the familiarity and the institutional memory to handle cases about the West Philippine Sea. Kabayan, kung tutuusin ay bihira o hindi na nagdadala talaga ng cellphone ang mga mangingisda tuwing pumapalaot dahil una, mababasa lang ito. Pangalawa, ang kanilang pakay doon ay sumisid at manghuli ng isda. Kung meron man daw silang mga nakukuhang video kaya mga litrato ay madalas ay itinatago na lang nila para sa kanilang sarili bilang paalala ng nangyari sa kanila o naranasan nila sa Scarborough Shoal. Pero kung ang mga video, mga litrato naman daw na ito ay makakatulong sa kanila na makapangisda ulit sa bahura o kaya sa Scarborough Shoal, ay handa silang tumulong kung sila ay tutulungan rin. Kabayan.
Maraming salamat, Jackie Manabat. Lusot na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Senado ang Senate Bill 2221 o ang panukalang batas na nagsusulong sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong Marino. Miyerkules nang isalang ito sa period of amendments ng mga mambabatas at mabilis din na inaprubahan sa ikalawang pagbasa. Binasa din sa sesyon ang liham mula kay Pangulong Bongbong Marcos na nagsertipika bilang urgent bill sa naturang panukalang batas. Agad na isinalang sa third reading ang panukala at nagbotohan ang mga senador kung saan nakakuha ito ng 14 yes votes. Nagpasalamat si Senator Raffy Tulfo sa mga kapwa mambabatas, gayon din kay Pangulong Marcos na sumuporta sa kanyang panukala. Ikinatuwa naman ng grupo ng mga seafarer ang pagkakapasa ng panukalang batas. Magandang balita umano ito na sabay sa Maritime Week celebration. Sinabi naman ng Department of Migrant Workers, malaking tulong ito sa ating mga marino, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. The Magna Carta of Filipino Seafarers will ensure Philippine compliance with the Maritime Labor Convention 2006 that protects the rights and promotes the welfare of all Filipino seafarers. I am confident that the Magna Carta, once enacted into law, will also enhance the stability of employment of Filipino seafarers. Ito makakapagbigay din sa amin sa Department of Migrant Workers ng leverage or mas pagpapatibay pa ng lakas na loob namin na harapin ang mga iba't ibang stakeholders, mga ship owners, international organizations, ang mining sector para mapaigting ang pagpaninindigan natin na dapat bigyan ng proteksyon ang mga global seafarers natin. Nakuha ng Gilas Pilipinas ang ikalawa nilang sunod na panalo sa Asian Games matapos talunin ang Thailand sa score na 87-72. Nanguna para sa mga Pinoy si Justin Browley na nagtala ng 22 points at 15 rebounds. Nagambag naman si CJ Perez ng 16 points. Otomatikong uusad sa quarterfinals ang Gilas kapag talunin nila ang Jordan sa kanilang huling laro sa Group C. Sa wushu naman, nakasungkit ng silver medal ang Pilipinas. Ito'y matapos na matalo sa finals ng men's 56-kilogram division si Arnel Mandal kontra sa pambato ng China. Sa tennis, bronze medal naman ang iuuwi ni Pinay tennis sensation Alex Ayala. Tinalo siya ng top-seeded player mula China sa semifinals sa score na 1-6, 7-6 at 3-6. Ito ang unang medalya ng Pilipinas sa tennis sa Asian Games sa loob ng halos 17 taon. Ibinasura ng MTRCB ang apela ng ABS-CBN at GMA Network kaugnay sa 12-day suspension sa programang It's Showtime. Nagpapatrol, MJ Felipe. The Movie Television and View Classified Board has issued its resolution affirming its 17 August decision to suspend the noontime television program It's Showtime for the same period of 12 airing days. This, in effect, denies the motions for reconsideration filed by GMA Network and ABS-CBN Corporation. Ito ang ibinabang desisyon ng MTRCB matapos umapila ang ABS-CBN at GMA Network sa 12-day suspension decision ng programang It's Showtime. This is not effective immediately. Yes, they can file a motion for reconsideration, an appeal to the Office of the President. They have 15 days to do that. Ayon sa hearing at adjudication committee, sa 30 miyembro ng board na nag-review at nagdesisyon sa MR o motion for reconsideration, 27 ang bumoto na i-deny ang MR. Pagdating naman sa parusa, may nagsasabi na tila malupit ang ipinataw na 12 araw na suspension sa programa. Ang tugon ng MTRCB dito. We gave them 4 warnings and 7 dismissed cases. How many warnings are we supposed to issue? How many memos are we supposed to send?
Muling idiniin ng ahensya na hindi bumoto si MTRCB Chairperson Lala Soto sa ibinabang desisyon ng Adjudication Committee. Pero binatikos pa rin si Soto at sinasabing conflict of interest ang pagkakaupo niya sa MTRCB dahil anak siya ng isa sa mga hosts ng katapat na programa ng It's Showtime. Ang sagot niya dito, "Truly believe my being a Soto or my father's daughter should not be taken against me. Instead, it should even be taken positively that I am someone who grew up in the industry. I am someone who loves the industry and understands the industry. I really believe that we should respect others' opinions. Also, that's their opinion. There's nothing I can do. I am just doing my job humbly and justly." How about the calls for your resignation, Chair? I'm not going to satisfy the whims of my detractors. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa pahayag na inilabas ng ABS-CBN, sinabi nito na naihain na sa programa ang desisyon ng MTRCB na nagtatanggi sa motion for reconsideration para sa programang It's Showtime at pinag-aaralan na ang kanilang mga magiging options. At habang hindi pa final at executory ang ipinataw na suspensyon, nais ipaalam sa viewers ng programa na patuloy pa rin nilang mapapanood ang It's Showtime sa Kapamilya Channel, A to Z at GTV. Pwede rin itong mapanood sa Kapamilya Online Live, I1TFC at TFC. Buong puso rin silang nagpapasalamat sa lahat ng nagmamahal, sumusuporta at nanonood ng programa. Patuloy silang maghahatid ng saya at inspirasyon sa mga minamahal na madlang people. Susunod mga eksena sa Iron Heart, patindi ng patindi habang papalapit ang finale. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Barangay 95, Caloocan City. Dakong alas 9 ng gabi nitong Miyerkules, sa kuha ng CCTV, kitang galing sa direksyon ng Balintawak ang lalaki at naglakad hanggang sa kanto ng J. Mariano bago namatay sa gilid ng kalsada. Ayon po sa barangay tanod na Remispande, nagbabantay siya sa kanto ng EDSA at J. Mariano Street nang makita ang biktima. Nang lapitan niya ang lalaki, bigla na lamang manitong humandusay sa kalsada. At sa investigasyon ng Caloocan City Police, may saksak sa leeg ang lalaki na kanyang agarang kinamatay. Hinala naman ng pulisya miyembro ng Sputnik Gang ang biktima batay na rin sa mga tato sa kanyang katawan. Hindi man ito residente sa lugar at wala rin siyang wallet o ID na maaaring pagkakilanlan. Patuloy ang investigasyon ng Caloocan City Police sa insidente. Patindi ng patindi ang mga eksena habang papalapit ang finale ng The Iron Heart. Samantala, chill muna sa heavy drama si Joshua Garcia at iba pang kapamilya stars para bumida sa Ultimate Barkada Movie. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Gabi-gabing tinututukan ng mga kapamilya ang makapigil hiningang eksena ng The Iron Heart. Nitong nakaraang linggo, hindi bumaba sa 400,000 ang concurrent viewers ng primetime serye na nagbago ng landscape ng action genre sa bansa. Sa kabuuan, pumalo na ng 600 million accumulated views ang The Iron Heart. We had a humble start and then we climbed. Diba, nag-climb yung show. Nakaka-proud kasi we really worked hard for this talaga from the start. We're happy to announce na we are ending Iron Heart on a high note. Asahang maging mas exciting ang huling dalawang linggo ng serye. The team that we have, we can really achieve greatness. We're very happy na naging iconic din yung The Iron Heart sa landscape ng TV. Darating na dalawang linggo, mas maganda pa sa mga nagawa namin ng nakaraan. Magtatapos ang Iron Heart sa October 13. Kabilang naman ang The Iron Heart star na si Sue Ramirez sa mga awardees sa Asian Academy Creative Awards.
Best Actress in Supporting Role si Sue para sa K-Love, na nakuha rin ang Best Comedy Program. Best Actor in a Leading Role naman si Arjo Ataide para sa Katleya Killer, na inuwi rin ang Best Cinematography at Best Drama Series. Panalo naman sa Best Direction at Best Promo Trailer ang Dirty Linen at itinanghal na Best Original Productions by a Streamer o OTT ang Drag You and Me. Time out naman muna sa mabibigat na eksena ang mga bida sa Kapamilya Afternoon Primetime Series para gampanan ang mga karakter ng Ultimate Barkada Film na Fruitcake na ipapalabas ngayong taon. This is really fun because this is the least serious role that I've done. It's just a breath of fresh air. It was such a relief. Yung parang it was a good breaker. It's nice that we had this in between para kahit papano napapagpag talaga. Learning experience naman para kay Joshua Garcia ang one-of-a-kind comedy film kung saan may 17 bida. Ako na-enjoy ko yung ganun na. At least, di ba, nakakapag-explore ako. Naniniwala ako na mas mag-i-improve ako, di ba, sa mga susunod ko pang project. Mga isyong kinakaharap ng kabataan ang ikukwento ng pelikula at sigurado ani lang makaka-relate ang mga manonood sa mga karakter. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Boy, ano una, congrats sa mga nanalo doon sa Asian Creative Awards. Yun yun, oo. Congrats. Congratulations. Diba? Ikwento mo yung UN mo. Oo nga. Hindi nyo naman tinatanong. Ako nga, ikwento mo nga. Magkunwari kang interesado ka. Kunwari pa, hindi yung tinanong. Pwede ba itanong mo siya maya-maya? Oo. Ano ba nangyari? De, unang-una. Oh, ganun pala naman. Yun. Kabayan. Okay, ako. I'm here. De, isa pong malaking karangalan. Tayo po ay ginawara na appoint bilang kauna-unahang UN Women Philippines Goodwill Ambassador. Wow. Ano ang trabaho? So, ano yun na ina-advocate natin, pinaglalaban natin, gender equality, karapatan ng kababaihan, mga programa para sa mga nanay, yung kumbaga ang UN Sustainable Development Goals. Say it. Yung busy ka na niyan. Di naman. Di naman. Ano, voluntary work po ito. Ano oh, at araw-araw yan. Wala ko pag busy ka na, aalis ka na dito. Ang mga pinaglalaban natin dyan. Pinaglalaban natin dyan, equal pay men and women. Equal pay? Oh my God, equal pay. Magiging pareho pa sweldo natin. Equal. Mataas ka naman sa ibang lalaki dito. Equal, generally speaking to, oh. And also, syempre, oh, sige, tuloy na natin, marami to dear. Oh. Sige, congratulations, Thank Karen. You. Bernadette, I love congrats, you. Salamat sa pagtanong. Ikaw? Hindi ka naman interesado. Hindi interesado ako. Si Bernadette, at least caring. Nabasa ko yan. Oh, tapos? Last year ko yung ba nabasa? Hindi, bago lang yun. Bago yun. Thank you. Pero para tatay, niloloko ka lang ni Kabayan. Congrats. Thank you, guys. Karangalan din namin ang kasama namin, ano na, mabigyan ng kanyang, mahirap yung trabaho mo, ah. Thank you. Di sa UN ka na ngayon, mga just sa UN Avenue. All right, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. 88 days na lang, Pasko na. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Marami pong salamat at magandang gabi. Uy, mahapa ba? Oo. I think malakas pa ulan. Okay, ingat lang. Marami talaga. Di bali, pag umuulan rin naman. Magandang gabi, Bayang Binabahan. Aloy.